mga ka-Alpha Adventure. Magandang umaga, this is JC. Kasamahin niyo ako habang tinitimbang natin itong ating mga Rhode Island Red na nasa 8 weeks at saka 9 week old respectively na sila. Ito yung first and second batches natin. First batch, 8 weeks na. Kaka 8 weeks lang kahapon. And yung second batch, kaka 9 week old lang yung kahapon. So, yung pinapakain natin sa mga Rhode Island Red natin from week 1 to week 3 ay chick booster. Pagpatak ng week 4 hanggang week 7, chick starter na yon. And then week 8 hanggang week 20, growers na. Week 21 onwards, layer na yung pinapakain sa kanila. Ngayon, yung pinapakain natin sa mga Rhode Island Reds natin, dapat nagka-translate yon into a corresponding na timbang. No, hindi po pwede yung tama yung pagpapakain mo, tama yung klase ng feeds na pinapakain mo, conform sa kanilang edad, pero stagnant yung kanyang timbang. Bansot siya pagka ganun. So, kailangan, kontoro na dadagdagan yung timbang na pinapakain mo sa kanila, na dadagdagan din dapat yung kanilang timbang. So kapag ka 8 week old na yan, ang expected na timbang niyan, at least no, hindi bababa sa 440 grams kapag 8 week old na siya. Ulitin ko, pag 8 week old na ang Rhode Island Red, assuming na tama ang pinapakain mo, tama ang timbang na pinapakain mo, dapat nasa 440 grams na yan. Ano ba ang timbang dapat nang pinapakain mong chick starter sa isang 8 week old na Rhode Island Red? So magsisimula tayo sa 1 week old, 15 grams, 20 grams, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So 50 grams kada isang bird na 8 week old dapat ang pinapakain natin. So yung 50 grams na yon for the entire week after ng week na yon, dapat tumimbang na siya ng hindi bababa sa 440 grams. Ngayon, yung 9 week old naman na chick starter din ang ipinapakain, ang timbang ng pinapakain sa kanya kada araw ay dapat nasa 55 grams naman. Ngayon, yung after ng buong isang linggong yon, na araw-araw siyang pinapakain ng 55 grams na chick starter, ang timbang niya dapat ay nasa hindi dapat bababa sa 550 grams. Ulitin ko, yung 8 week old dapat hindi bababa sa 440 460 grams. Yung 9 week old naman hindi dapat bababa sa 550 grams ang timbang nila. So itong mga Rhode Island Reds na nakikita nyo, 60 lahat yan. Pinaghalong yung first batch nito nasa 24 heads, no? 24 heads na yung 9 week old natin, at nasa 36 heads naman yung 8 week old natin. So tingnan natin, no, kung ano yung timbang nila. Sana. So, nga pala, kapag sa timbangan natin, siyempre common sense, tanggalin natin yung timbang ng palanggana, no? So yan, naka-zero yung ano natin, yung kamay ng timbangan natin nasa zero. So itong isang ito ay so ito nasa 500 grams na to, no? So assuming isa ito dun sa 36 na 8 week olds natin, so lampas pa dun sa expectation. So maganda ang feed efficiency natin pagka ganon. Feed efficiency, yun ang terminology for that. Yung conversion ng feed intake nila into a corresponding or expected na timbang o weight. Okay? Kasi syempre ayaw naman natin yung tama ang pinapakain mo, base ng feeds, tsaka yung timbang, pero mabagal ang growth niya. Lugi tayo pagka ganon. Especially kung commercial, ano? Kahit naman hindi commercial, kahit naman na backyard raiser ka, syempre gusto mo efficient yung feed and feed nila. Ihiwalay na natin yung ating bang natin.
Another method din pala ng pagtitimbang is po pwede mong timbang sila ng minsanan. Lagay mo sila sa isang crate, malaking lalagyanan mo. Itimbang mo sila, kung 10 sila doon, yung final weight nila divided by 10. Yun ang average na timbang nila noon. Or timbangin mo muna silang lahat. I-add mo lahat yung mga naging timbang nila, yung sum. And then divided by kung ilang heads sila. Yun ang average nila. Kailangan nag-a-averaging ka. Kung maramihan na yung mga manok mo, hindi na, when I say maramihan, gano'ng karami yung marami. Pag nasa mga hundreds if not thousands na ang bilang nila, hindi na practical yung isa-isa mo silang titimbangin. Time consuming na yun. No? Hindi practical. So ang advice namin sa ganun, timbangin mo sila minsan and then divided by the total number of heads. Averaging ka na lang. Averaging method. Pero since relatively small lang naman ang volume ng mga tinitimbang namin dito, yan, hindi naman kami nagmamadali. No? So, ini-enjoy namin yung isa-isahin namin silang titimbangin. Ano? So, yung kanina, baka nasa 8 week old pa lang yung kanina sa 500 grams siya. No? So, ito, tingnan natin ito. Anong timbang na ito? So, ito. Mahigit 600 na ito. Malapit na siya sa 750 grams. Ano? Malamang eh, isa ito sa mga 9 week old natin. Yung first batch ng Rhode Island Red natin. So, lalaki ito. Dahil maganda timbang niya, lang pa siya sa expected output natin na feed efficiency ko, conversion. Maganda itong breed. Magandang pang breed ito. Rooster natin. Pero hindi namin gagamitin yung mga sariling produce namin na rooster sa mga breeders namin, na breeder, para ma-avoid yung inbreeding. Gusto nga namin actually makipag-swap ng roosters sa ibang backyard racer or commercial racers or breeders sa kanilang mga roosters din. Very docile yung temperament or mood ng ating mga Rhode Island Red, ano? Hindi sila kagaya ng native o Bengala na anino mo pa lang nagliliparan na sila. Mahigit 500 grams to. So isa dun, isa ito sa mga 8 week old natin. Mga ka-alpha adventure lang. Sa 750 grams na almost, no? Very close na sa 750 grams. Bawin-bawi na kami dito. Natutuwa na kami dun sa feed conversion or efficiency ng feeding tank nila. So, dahil maselan kami dito, ano? Pero tingin ko naman eh, nakalugar naman ang pagiging maselan. Hindi namin inihahagis yung manok pina-transfer, baka mabali yan kasi yung mga breeders namin to. Nagsimula lang kami sa 10 heads, no? 8 babae, 2 lalaki noong February. If my memory serves me correctly, mga second week of February this year lang kami nagsimula sa 10. Yun na sila ngayon. First and second batch, 60. Yung third batch namin, nasa kabilang brooder doon, 36 heads naman yon. So 60 plus 36, ilan na yun? 96. Tapos meron pa kami dun sa mga elevated the brooders namin doon, made of indigenous materials, kawayan, ilan doon? Sinaghalong 4th and 5th batch yun, ilan yun? 36. Tapos yung most recent batch namin, 6th batch, nasa elevated brooder din, nasa 38 naman. Yun na yun, 96 plus 36. 96 plus 36 102 plus 30 132 plus 38 40 170 heads na lahat ng Rhode Island Reds namin. 170 heads
plus yung parents tax at 180. Kailan kami nagsimula ulit? Second week of February. So gano'ng nakatagal ngayon? March, April, May. So, returning 3 months pa lang pala kami sa pagro-Rhode Island Red. Pero alam nyo, bago kami nagsimula na mag-alaga, isang kapitak na pag-aaral muna ang ginawa namin. Self-study sa YouTube, sa Google, regarding sa pag-aalaga ng Rhode Island Red. Kasi ayaw namin maging kawawa ang alaga. Yung bibili ka, kung kailan siya nasa bakuran mo na, doon mo palang aalamin kung anong dapat ipakain, ano dapat ipainom, ano dapat ang ganito ganyan, etc. etc. Usually, yun yung mga breeders or raisers na napepeste ang mga alaga, no? Or hindi ganun kagalanda ang output nila. Ayan, almost 750 grams na rin to. Sabi na natin 700 o 720 to. Ayos na, gawin na. So yun lang, hindi ko ipapakita sa inyo yung hanggang katapusan ng video na to, at natitimbangin natin sila isa-isa. Medyo mahaba yun. Additional tips na lang, kami, hindi kami nagbabakuna dito sa Alpha Adventure. Because ang gusto namin sana ay makontrol o malimitahan yung commercial na feed o commercial na gamot na pumapasok sa kanila. Hindi namin kiniklaim organic farming ang ginagawa namin kasi may commercial feeds. Pero gusto nga namin makontrol or malimitahan yung pumapasok na synthetic material sa katawan nila. So bakit ko nabanggit yon? Kasi gusto kong introduce kung ano yung nilalagay namin sa inumin nila. Pakita mama yun. Sa waterer nila. Natural yan. Pure black strap molasses yan. Galing sa tubo, sugar cane. So ganyan ang ginagawa namin. Pag umaga, ganyan. No? Paghapon, tubig na. Bakit? Parang pambanlaw nila. Para yung toxin sa katawan, may labas. So, bandang hapon, bandang gabi. Hindi 24 oras din yan. Pinapalitan din namin. And, kung naglalagay kami, ang ratio niyan, sa isang timba, no? Ilang litro yan? Mga 8 liters, no? Or, sa isang timba na 2 galon, bali 8 liters nga, no? Nilalagay namin yung lata ng sardinas, kalahati nun, lalagyan namin ng molasses, ihahalo doon sa tubig na yun. Yun ang ratio. Siyempre, kung dagdag bawas na lang kayo, conforme sa dami ng pinapainom ninyo at kayang inumin o ubusin ng inyong mga alaga. Siyempre, di ka naman titimpla ng 2 galong tubig kung 1 litro lang naman, kaya nilang ubusin. Diba? Sayang naman yun. Kasi yung tinimpla mo ngayon, di mo pwedeng i-stack hanggang kinabukasan yun, napapanis. And we don't advise giving your chickens ng panis na inumin o panis na pagkain. Parang tao din, ano? Subukan nyo kumain ng panis, uminom ng panis na inumin. Diba? So, natural yan na electrolytes. Kaysa dun sa bumili kami ng nakasasay na electrolytes o dextrose na tinatawag, yun na lang. Nagre-reflect pa yan sa lasa ng karne ng manok na subukan na namin. Iba yung lasa nila. Yan, natural eh. Huh? Ano pa? Ayan. Crumble na yung pinakain nila ngayon. Chick starter. Yan. So, this week, papalitan na namin to. Magiging pellet na yan. Kasi, grower na yung papakain namin sa kanila. At kung mayroon kayong mabibiling pulang grower, pula ang piliin nyo. Over dun sa brown na pellet. Kailangan alam din nyo yung mga yan kasi bakit pula. Ayon sa study namin at sa mga binabanggit sa mga napanood namin mga video, 80% ng nakikita ng manok ay pula. No? So, very insignificant percentage na lang yung kaya nilang makita na ibang kulay. Nakikita pa rin naman nila yung yellow. Pero mas matingkad para sa kanila ang pula. Kaya pansinin niyo kami, napansin na namin. Pag halimbawa may galos kami sa kamay, tapos
inaayos-ayos silang ganyan, pinutukan nila yung sulat kasi attracted sila or attractive sa kanila yung pula, no? So yun. And sa bandang tanghali o hapon, binibigyan namin sila ng mga greens, kagaya ng anong green? Pwede agua, rinsoni, leminja, ano pa? Ayun, dahon ng malunggay, dahon ng itil-itil. Sa paligid namin, marami na. No? Naka-elevated pa rin sila na ano, grower house. I-release na namin sila. Eh, hindi pa namin pala sila i-release. For 2 weeks, ilalagay namin sila sa pen na nasa soil na, nasa lupa na, sa ilalim. No? Sa ilalim. Parang warm up nila yon to acclimatize themselves, no? To acclimatize themselves sa paligid nila. Warm up kaysa sa ilarga mo sila kaagad antemano dun sa range. So magwa-warm up muna sila dun sa baba. So, and by the way, hindi lahat ng mga napapisa naming mga Rhode Island Red, diba, hindi lahat ng ito ay gagawin naming breeder. Pipiliin din namin. Siyempre, may mga reject dyan. Kagaya kanina, may ito. Nakita ko lang sa inyo. May mga reject dito. Tingnan nyo, ito. Tabingin yung tuka na ito. Reject yan. Hindi namin, maganda sana yan. Yung timbang niya, mabigat eh. No? Rooster. Maganda sana ang gawing breeder to. Pero hindi namin gagamitin materialis to. Reject. Reject siya. So, pipili din kami. So, ano mangyayari dito? Pwede ulam. Ayan. Ganda sana. Pero kailangan pihigyan ka sa mga ginagamit ng breeder para maganda rin yung output mo. Kailangan tuwid ang mga daliri sa paa. Wala namang kamay ang manok. Natural, hindi paa. Diba? Tuwid yan. Dapat hindi rin sobra. Hindi kulang. Pula yung wattle niya, saka yung palong niya, tuwid dapat tuktok, clear dapat yung mga mata niya, no? Maganda yung balahibo niya, siyempre rooster yan eh, maganda yung balahibo, foggy dapat, okay? The primary dyan is yung timbang, dapat, iwas ng timbang. So yun lang mga ka-Alpha Adventure, yun yung tip namin na i-share sa inyo ngayong araw na to. Sinabay na namin yung pagbibigay ng tips sa pag-aalaga ng free range Rhode Island Reds sa pagtitimbang namin. Okay? So one of these days, i-share namin sa Facebook page namin and iba pang social media accounts yung corresponding na timbang ng mga Rhode Island Red per week. Sa bawat edad nila na per week or every week. Para alam din ninyo, kapag timbang din kayo, na ma-check ninyo kung nako-convert ba sa tamang timbang yung pinapakain nyo sa kanila. And lastly, of course, huwag nyo naman i-expect na tama ang magiging timbang nila kung kulang-kulang naman ang pinapakain nyo sa kanila. O kung tinitipid nyo. Halimbawa, 9-week-old, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 22, 55 grams. So baka naman 30 grams dun, darak, tapos 25 grams lang yung grower or starter. Siyempre, hindi pa rin mamimit yung expected output. More likely, hindi mamimit. Kasi hindi tama o hindi enough yung protein content na dapat nilang kinakain. Hindi naman ganun kataas ang protein content ng darak kasi. Okay? So, yun lang. My name is JC ng Alpha Adventure Farms. Thank you and enjoy the rest of your day. See you later.